14 senyales na INFJ ka, ang pinaka-rare na personality type. Ang acronym na INFJ ay kumakatawan sa introversion, intuwisyon, pakiramdam at paghatol. Kinokonsidera ito bilang isa sa pinakamadalang na 16 Myers-Briggs personality type na tanging 2% lang ng mga tao ang mayroon. Ang mga tao na may ganitong personality type ay may kakaibang karakter na nagpapa-standout sa kanila kaysa sa ibang mga indibidwal. Pwede silang maging misteryoso o matalino sa emosyonal o di kaya'y magaling silang tagapayo at tagapagtanggol. Kahit iniisip natin na marami tayong alam tungkol sa personalidad na ito, ang katotohanan ay marami pa rin tayong hindi nauunawaan tungkol rito. Kaya ating alamin ang ilan sa mga kaugalian na ginagawa ng mga mayroong INFJ personality at alamin rin natin kung kasama ka sa kanila. Number 1, likas sa kanila ang pagiging introvert. Kahit na minsan ay magandang pakisamahan ang mga INFJ, mayroon pa rin mga pagkakataong sila ay mga introvert na klase ng tao. Alam nila kung ano ang tamang panahon para makihalubilo. Pero nararamdaman din nila na mapayapa sila kapag kaunti lang ang kasama nila. Kagaya ng mga introverts, ang mga INFJ ay na-overwhelm o madaling mapagod sa harap ng maraming tao. Kahit may abilidad sila na makapagtiis, kahit marami ng nakakahalubilo na tao, kailangan pa rin nila ng pribadong pagkakataon para makapag-relax at makapagpahinga. Number 2, nakapokus sa hinaharap. Ang paghahangad ang pinaka-importanteng aspekto ng personality type na ito. Gagawin nila ang lahat, matupad lang ang mga tunguhin nila sa buhay. Halimbawa, kung mayroon man silang relationship na walang patutunguhan o kung employed sila sa isang trabaho na ayaw nila, mas gugustuhin pa nila na mag-resign sa trabaho o makipag-break up na lang. Karagdagan pa, critical din para sa mga INFJ ang kanilang nakalipas. At may kaugalian sila na alalahanin ang kanilang masasakit na karanasan. Kaya, para maiwasan ang mga negatibong damdamin na naaalala nila sa kanilang nakaraan, mas pinipili nila na mabuhay na nakapokus sa kung ano ang magiging future nila. Number 3, may pag-unawa sa iba. Sa bawat segundo, kayang basahin at intindihin ng mga INFJ ang emosyonal na estado at ang motibasyon ng bawat individual. Sa kabilang banda, ang mga kagaya nila ay mahirap intindihin at mas lalong nagiging mahirap yan kapag iniintindi mo kung paano tumatakbo ang isip nila. Hindi lang magaling magbasa ng isip, bagkus marunong din silang gumamit ng intuisyon para mahukay ng husto ang nasa isip ng isang individual. Naiintriga sila sa kung paano gumagana ang utak ng iba at pinifigure out nila kung ano ang kaibahan nila sa iba. Madali nilang nahahalata kapag may nagsisinungaling sa kanila o kapag may sadyang nangloloko sa kanila. Number 4, inaabsorb nila ang damdamin ng iba. Nagiging common na para sa mga INFJ na ipasok ang kanilang sarili sa kalagayan ng iba at iniisip nila kung sila ang nasa sitwasyon na yon. Halimbawa, kapag may kasama sila na nae-excite, sila rin ay nagiging excited. Kapag may kasama silang nai-stress, nai-stress din sila. Ang paglalagay ng kanilang sarili sa damdamin ng iba ay nakaka-overwhelm nga naman. Pero, nagbibigay din ito sa kanila ng malalim na pangunawa sa damdamin ng iba at ng abilidad na ma-comfort sila. Confident na sinasabi ng mga INFJ sa iba na okay lang sila. Number 5, mayroon silang malalim na emotional intimacy. Karamihan sa mga INFJ ay pwedeng maging mahiyain sa harap ng ibang tao na hindi nila kilala ng husto, na pagkakamalan tuloy sila minsan na misteryoso. Pero actually, magaling silang makipag-ugnayan sa iba. Kaya lang, kailangan pang maghintay ng maraming panahon bago nila ipakita sa iba ang pakikipagkaibigan nila. Nasa malalim na level ang pananabik nila na makipag-ugnayan at pagkatiwalaan ang iba. At dahil sa abilidad nila na mag-emphasize at lumika ng makabuluhang conversation, nakakapagtatag sila ng matibay na samahan sa mga kaibigan nila. Number 6, nakakapagtrabaho sila ng mag-isa o sa loob ng isang grupo ng maayos. Kahit maganda namang pakisamahan, ang mga INFJ, madalas nilang ginagawa ang kanilang trabaho ng mag-isa, nang walang paggambala ng iba. O di kaya'y magtrabaho kasama ng mga piling tao na kapareho nila ng kaisipan at pinagkakatiwalaan nila. At yamang emotional at highly sensitive ang mga INFJ na tao, pwede silang
maging analytical o siyentipikong mag-isip. Mas madalas nilang na-enjoy ang mga bagay na konektado sa science, research, at teknolohiya. Number 7, gifted sila pagdating sa wika. Dahil likas na sa kanila ang pagiging introvert, mas gusto ng mga INFJ na mapag-isa at paglaanan ng oras ang kanilang mga hobbies. Mayroon silang malawak na pananaw hinggil sa pagiging creative na may kasamang pag-alam sa iba't ibang mga lingwahe. Gayunpaman, mas gusto ng mga INFJ na isulat ang kanilang nararamdaman kaysa magsalita dahil ang pagsusulat ang nagiging paraan nila para maipamalas ang kanilang mga ideya at kaisipan nang walang anumang hadlang. Ang pagkakaroon ng conversation sa iba ay maaaring maging maikli lang o maging negatibo pa nga lalo na kapag dumating sa mga opinionated na bagay. Kaya, mas pinipili ng mga INFJ na huwag na lang magsalita, maliban na lang kung kinakailangan. Ang pagsusulat ay nakakapagbigay ng relaxation at kapayapaan dahil malawak nilang nailalabas ang mga bagay na malalim nilang pinag-iisipan. Number 8, gusto nila na perfect ang lahat ng bagay at madalas na nagpapaliban. Ang mga may ganitong personality type ay madalas na humaharap sa takot na pumalya o mabigo. Nagsisikap sila para maging perpekto ang lahat para malampasan ang normal na kapabilidad ng isang individual. Nangangahulugan ito na lumiliban muna ang mga INFJ dahil sa kanilang subconscious na pangangailangan para hanapin ang perfection sa isang partikular na bagay. Kahit sa totoong buhay, kaya nilang pagtagumpayan ang mga kinatatakutan nila sa madaling paraan. Dahil rito, nahihirapan ang mga INFJ na harapin ang kritisismo. Dahil mahirap itong alisin sa kanilang utak na kumukontra sa positibong feedback na nakukuha nila. Gayunpaman, kapag nag-mature na sila, nagiging madali na lang para sa kanila ay pagpaliban ang kanilang sarili mula sa pangangailangan na maging perpekto. Posibleng hayaan nila ang kanilang sarili kahit makagawa sila ng mali o di kaya ay mag-focus sa self-confidence nila para ma-achieve nila ang di makakalimutang resulta na may kinalaman sa mga tunguhin nila sa buhay. Number 9, pagpapahalaga, kagandahan, at kalidad. Sa lahat ng bagay, ang kagandahan at maayos na kalidad ang pinagsusumikapan na mahanap ng mga INFJ. Mas gusto nila na napapalibutan sila ng kagandahang asal at physical na kagandahan. Naaakit sila sa mga bagay na may mataas na kalidad, sa pagkain man yan, damit, o anumang craftsmanship. Ang mga INFJ rin ay typical na mga minimalist. Mas pinipili nila ang mga bagay na magagamit nila kaysa sa mga bagay na walang kabuluhan. Number 10, nagpapakita ng magandang alindog. Ang karamihan sa atin ay hindi basta-basta tumatabi lang sa isang tao na hindi natin kilala at basta-basta na lang magsabi ng ating nararamdaman o mga sikreto. Pero ang mga INFJ ay nagiging kaakit-akit dahil nagiging uncommon para sa isang stranger na sabihin sa kanya ang ganitong impormasyon tungkol sa kanila. Ang mga taong may ganitong personality type ay may aura na nagpapa-comfort sa kahit sinong makasalamuhan nito. Nakaka-enjoy silang kasama at madali silang mapakibagayan. Hindi lang sila mapagkakatiwalaan, bagkus matulin din sila sa pakikinig na umuunawa sa kalagayan ng nakakausap nila. Number 11, sensitibo sila sa mga hidwaan. Nai-stress ang mga INFJ pagdating sa mga bangayan o pag-aaway-away. Nagsisikap sila na mapag-ayos ang mga nag-aaway-away at gusto nilang panatilihin ang pagkakaisa sa nilang mga kaibigan. Kapag may hidwaang naganap, nagagambala nito ang kanilang optimistic nature. Nahihirapan silang makatulog sa tuwing naaalala nila ang isang bangayan na nasaksihan nila. Nagiging dahilan din ito ng pananakit ng kanilang kalamnan, ulo, tiyan, o ano pa mang sakit na posible nilang maramdaman. Siyempre, hindi naman lahat ng ganitong may personality type ay umiiwas sa mga pakikipag-away. Pero sa paglipas ng panahon, natututunan ng mga INFJ na mag-set ng mga healthy boundary pagdating sa mga away habang iniintindi ang damdamin ng iba. Number 12, hindi nagkakait ng tulong sa nangangailangan. Tinitingnan ng mga INFJ ang mabuting bagay sa isang tao. Madalas nilang nakikita ang kanilang sarili na tumutulong sa iba dahil sa kanilang abilidad na maging mahabagin at maging madamayin sa iba. Pwede itong maging reward para sa mga INFJ. Pero kapag nalampasan na nito ang mga boundaries, nakaka-stress at nakaka-frustrate din ito minsan sa kanila. Number 13, may intelektual na pag-iisip. Nakikita ng mga INFJ sa kanilang sarili ang malalim na pag-iisip tungkol sa kanilang purpose sa buhay at kung ano ang magagawa nila bilang sila sa sarili nila. Na-enjoy nila ang music, pagbabasa, mga filosofiya at spiritual na mga bagay dahil sa kanilang pag-ibig na matutupan ng bago at magpalawak. At naturally, dahil sa kanilang
pangangailangan na maintindihan ang mga malalim na revelasyon. Hindi sila madaling mabiktima ng mga chismis at walang kwentang usapan. Ito ay lubos na kabahagi ng positibong katangian. Pero nagbibigay din ito ng mga pagsubok sa pag-e-enjoy kahit sa simpleng bagay gaya ng panunood ng movie o pagkakape na kasama ang mga kaibigan. Madalas na nahihirapan ang mga INFJ na makapag-relax o huminto man lang sa pag-iisip ng mga bagay na dapat nilang asikasuhin. Number 14, nakafocus sila sa kung ano ang tama. Dahil sa kanilang likas na pagmamahal, kadalasang nararamdaman ng mga INFJ na parang may pumipilit sa kanila na protektahan ang iba. Nilalabanan nila ang mga nambubuli at nakafocus sila sa pagtulong sa iba na napapaharap sa matinding mga problema. Kapag pumili sila ng isang karera na hindi nagbibigay ng tsansa para makatulong sa iba, mas gugustuhin pa rin nilang tumulong at mag-donate ng pera o di kaya'y mag-volunteer sa isang charity. Natatakot din ang mga INFJ sa pagiging masama na nagmo-motivate sa kanila na patuloy na gawin ang tama. Ang INFJ personality type ay medyo komplikado minsan. At kagaya ng iba pang mga personality type, mayroon ding kahinaan at kalakasan ang INFJ type. Pero ang pag-unawa sa characteristics nila ang makakatulong para mapakisamahan mo sila ng maayos. Siyempre, ang ilan sa mga kaugalian na ito ay madaling matukoy ng ilan. Kaya, ang pinakamagandang paraan ay magpa-test ka sa isang espesyalista para malaman mo kung ano ang iyong personality type. Gayunpaman, kung nakaka-relate ka sa mga senyales na narito, baka nga isa ka sa mga INFJ, ang pinaka-rare na personality type. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like at share sa iyong mga friend. Para sa mas marami pang videos na katulad nito, please hit subscribe and click the bell button. At siguraduhin panoorin mo rin ang ibang videos namin. Thanks for watching!